Hallelujah, praise God. Tayo po mga minamahal ay patuloy na po sa ating banal na gawain. Tayo po ay manalangin. Hallelujah, praise God. Dakila at mapagpala namin Ama Diyos, ang banal, makapangyarihan sa lahat sa pangalap pinakamamalapang lumisanan pa. Kami ay patuloy na nagpupuri, nagpapasalamat sa gabay patnubay, pag-iingat, proteksyon sa bawat isa sa amin. Malapang salamat, malapang sa bawat tugtuan ng balagawain, pinagpalat din ng isan. Malapang inoon sa pamagitan ng aming mga papuri, makalangit, joyful solemn, ng mga awitin, malapang mga patotoo na amin na pakinggan. Dakilang Diyos, hallelujah, may isa bawat awitin yung mga awit. Malapang inoon sa paliwanag, sa pagbibigay, higit sa lahat, sa iyong matamis, banal na presensya na patuloy mong pinapadama sa bawat isa sa amin. Malapang inoon, at narito po, malapang sa pag-aaral ng iyong mga banal na sa tagungod, bago lahat ako po'y nagpapakumbaba, aming kahabagan sa pagkasagan ng akin, wala akong magagawa. Ikaw lang, O Diyos, ang aking inaasahan maglagay sa aking mga labi ng mga katagal na maging pagpapala sa lahat na makinig. Pinakamamahalapang ng pagpalait lang saan ang iyong mga banal na sita, malapang sa ganang akin. Ikaw lamang po maglagay, malapang inoon ng tamang aking bibigkasin sa aking mga labi, malapang inoon. Hallelujah. Anoint your word of God. Hallelujah. In the mighty name of Jesus, the first prayer of beloved pastor, evangelist Wilde Estrada Almero, and the prophet Lord God, narito kami sama-sama namin sinasaway, pinapalayas, ang lahat ng gawa ng kaaway, hadlang pag-alilangan, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Praise the Lord! Palapakan po natin ang ating mga Panginoon. Tayo po yung makabalik sa ating mga upuan. Pinakamataas na pagpupuri, pagulati, pagdakila, pagpapasalamat, pagpaparangalay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon, at tayo po yung nagpapaabot ng doble pong pagbati, pagalang, pagrespeto sa ating minamahal, ginigalang mga pastor, our dear beloved honorable pastor, Evangelist Wilde Estrada Almeda, the end-time prophet of our loving God, and his beloved children, grandchildren, great-grandchildren, at patuloy po natin sinasariwa, inalaala ang mga ginintuang turo at aral ng ating minamahal, ginigalang assistant pastor, Nina Kumon Almeda, ating beloved mama dear, maging sa lahat po ng ating mga magagawa sa pasan ating dakilang Diyos sa lugar pong ito, sa pangasiwa po ng ating beloved ordinary preacher, nating manalang, praise God, sa ating mga awit, manunugtog, sa lahat po ng ating mga kabatiran, sa ating Facebook Live viewers, na rin po sa inyong mga tahanan, isang mapagpalang hapon po sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan natin ng ating malapang Panginoon, lahat magsabi ng praise the Lord! Basahin po natin mga minamahal dito po sa mga taga-Epeso. Dos, Gis. At ihanda po ang Hebreo 11:6, Mateo 9:27-29. Pakihanda lamang po. Puri natin malapang Panginoon. Praise God. Hallelujah. Sa aklat ng Epeso 2:10, sapagkat tayo'y kanyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na mga inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. Amen. Malapakan natin ang malapang inoon, lahat magsabi ng praise the Lord. Nariyan mga minamahal, sinabi ng banal sa tanong ating dakilang Diyos, for we are His workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God had before ordained that we should walk in them. Palapakan natin ang malapang Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Ang sabi ng salita ng malapang Panginoon, sapagkat tayo'y kanyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na mga inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. Amen? Everybody say praise the Lord. Kaya mga minamahal, sa paglilingkod natin sa Diyos, ating pong isipin, ano ba ang nais ng Diyos para sa ating mga iniibig? Amen? Amen? Everybody say praise the Lord! Sabagat marami, mga minamahal, na nating isipin, mga minamahal, bakit ba tayo naglilingkod sa Diyos? Amen? Bakit ba tayo nagpapatuloy sa paglilingkod sa Diyos? Bakit ba kailangan natin ganapin, sundin ang kalooban ng ating mga Panginoon? Bakit kailangan ba natin dumalo 3 times a week? Bakit kailangan ba natin, mga minamahal, ipamuhay ang kabanalan? Bakit kailangan ba natin pag-aralan, mga minamahal, o basahin ang Biblia, mga minamahal? Salita ng malapang Panginoon. Bakit? Dahil ang nais ng Diyos para sa ating mga iniibig na malapang Panginoon, sabi ng Biblia, sapagkat tayo'y kanyang gawa. Amen. Amen. Tayo ginawa ng malapang Panginoon, nilalang tayo ng Diyos, binigyan tayo ng buhay ng mahal na Panginoon, dahil sabi ng Biblia, na nilalang kay Kristo Jesus para, ano bang nais ng Diyos para sa atin?
Para, sabi diyan, para sa mabubuting gawa. Amen? Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Yan ang nais ng Diyos para sa atin. Na tayo ay gumawa ng mabuti. Ano ba yung mabuti na gagawin natin? Ito, na paglilingkod sa mala Panginoon. Mabuting gawa po ito, mga minamahal, na galapin, sundin ang kalooban ng ating mala Panginoon. Amen? Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Katulad po sa atin, meron tayong mga nais na mangyari sa buhay natin. May mga pangarap tayo sa buhay natin. Amen? Amen? Meron tayong mga nais na maabot sa ating buhay, mga minamahal. Anong gagawin natin para ating maabot? O para ating makuha ang pangarap natin? O yung ninanais natin sa buhay natin, paano ba natin maabot? Paano ba natin makukuha? Anong gagawin natin? Magsisikap tayo. Amen? Amen? Sa pagtatrabaho, mga minamahal, para tayo lumago, mga minamahal, o para tayo po ay magkaroon ng saganang buhay. Amen? Yung ating trabaho, para hindi tayo maalis sa trabaho natin, anong gagawin natin? Magsisipag tayo. Amen? Magtsatsaga tayo sa trabaho natin. Sa pag-aaral, mga minamahal. Amen? Anong gagawin natin para maabot natin yung pangarap natin na mag-isang inhenyero, mag-isang doktor, mag-isang abogado, mga minamahal. O ano man yung pinapangarap natin sa buhay natin, anong gagawin natin? Dahil yun ang nais natin, gagawin natin mag-aral ng mabuti. Amen? Everybody say, praise the Lord. Ang nais naman ng Panginoon sa atin, gumawa tayo ng mabuti. Amen? Sabi niyan, na mga inihanda ng Diyos ng una, upang siya nating lakaran. Tignan niyo mga minamahal, hindi pa tayo naglilingkod sa mahal na Panginoon, meron lang nais ang mahal na Panginoon sa atin na ating lalakaran ang kanyang mga utos, ang kanyang mga palatuntunan, mga minamahal. Amen? Amen? Hindi pa tayo nakakilala sa mahal na Panginoon, andyan lang nais ng mahal na Panginoon na tayo ay lumakad sa mabuting lakad patungo sa ating pinakamahal na Panginoon. Palapakan natin ang mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Kaya nga, para mapabuti ang buhay mo, anong gagawin mo? Nagsisikap ka, di ba? Nagtatrabaho ka ng mabuti. Para nandoon ang kaya, ang sweldo, ang sahod mo. Oh, mga minamahal. Ang pagpapala, nandoon. Para hindi magutom ang pamilya mo. Kakayod ka. Magsisikap ka. Amen? Everybody say praise the Lord. Sa paglilingkod sa mahal na Panginoon, sabi ng Biblia eh, inihanda na ng Diyos. Nung una pa, para ating lakaran. Amen? Amen? Eh, marami nagsasabi, tagal ko na naglilingkod sa Diyos eh. Ba't hanggang ngayon, wala pa rin pagpapala? Ang tagal ko na naglilingkod sa malapangan, ba't hanggang ngayon, ito pa rin ang buhay ko eh. Ang tanong, mga minamahal, yung sinabi ba ng Biblia, mga minamahal, na nais ng Diyos sa atin, gumawa muna tayo ng mabuti sa harap ng Diyos. Ano ba yung mabuti na ating gagawin sa harap ng Diyos? Dumalo tayo 3 times a week. Wag tayo mag-absent. Mamuhay tayo ng magkabanalan. Magbigay tayo ng may katapatan. Sundin natin ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Nasa bahay-sambahan ng Diyos o nasa tahanan man tayo, ganapin, sundin ang kalooban ng mahal na Panginoon. Yan ay mabuti. Inihanda na ng Diyos na ating lakaran para tayo pagpalain ng Diyos. Higit sa lahat, yung pangako ng Diyos, kaligtasan at buhay na walang hanggan. Patuloy natin kamtan. Dahil yan ang nais ng mahal na Panginoon sa kanyang iniibig. Sino ba yung iniibig ng Diyos? Sabi ng malapangin, I love them, those who love me. Amen? Sinong iniibig ng Diyos? Edo yung umiibig sa Kanya. Sinong iniibig ng Diyos? Yung mga sumusunod sa mga utos at palatuntunan Niya. Palakpakan natin ang malapanginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Ano sabi mga minamahal ng susunod na talata? Hebreo 11:6 at iandang Mateo 9:27-29. Hallelujah. Dito po sa Hebreo 11:6 ang talata. At kung walang pananampalataya, ay hindi maaring maging kalugod-lugod sa Kanya. Sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos. At Siya ang tagapagbigay ganti sa mga sa Kanya ay nagsisihanap. Amen. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Ano sa amin ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesu Kristo? Hallelujah. Sabi diyan, mga minamahal, Hebreo 9:27-28, mga minamahal, at kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan, at pagkatapos ito ay ang paghuhukom, ay
Gayun din naman si Kristo sa kanya, sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos at siya ang tagapagbigay ganti sa mga sa kanya'y nagsisihanap. Yung nabasa natin mga minamahal, hallelujah, sabi dyan sa mga Hebreo 9:27, at kung paano itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan at pagkatapos ito ay ang paghukom. Bakit mga minamahal, nahuhukuman ng Diyos? Mga minamahal ang tao. Amen? Dahil ang nais ng mahal na Panginoon eh. Mga minamahal, hallelujah, yung kanyang paghukom sa atin, mga minamahal, ito po yung papuntang langit, hindi yung mga minamahal na kumantay ng Diyos, hindi yung ating gawa ay mali, mga minabagkos, yung ating gawa ay mabuti sa harap ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen! Nasabi niyan, ay gayon din naman si Kristo na inihandog na minsan upang dalhin ang mga kasalanan ng marami. Sa ikalaway, ipapakikita na iwalay sa kasalanan sa ikaliligtas ng mga nagsisiintay sa Kanya. Amen! Palapagan natin ng ating malapang Panginoon. Everybody say praise the Lord! Nasabi ng 11:6, at kung walang pananampalataya. Amen? Amen? Bakit po, mga minamahal, na ilagay sa banal sita ng ating malapang Panginoon, kung wala kang pananampalataya, ay hindi ka lulugdan ng malapang Panginoon. Amen? Dahil nais ng Diyos na ang kanyang mga anak, ang kanyang mga iniibig, ay magsisampalataya sa kanya ng 100% walang pag-alinlangan, mga minamahal. Amen? Sabi diyan, mga minamahal, ay hindi maaring maging kalugod-lugod sa Kanya, sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos at siya ang tagapagbigay ganti sa mga sa Kanya'y nagsisihanap. Yan, mga minamahal, ang nais ng mga Panginoon. Amen? Amen? Na tayo kalugdan ng ating malapanginoon sa pamagitan ng ano? Ng ating 100% na pananampalataya na walang pag-alinlangan ng Diyos na ating pinaglilingkaran ay mabuti, mapagpalang Diyos, nagpapagaling ng karamdaman, nagbabago ng buhay, nag-iingat, nag-imala, nagbibigay ng kalakasan, mga minamahal. Amen? Everybody say praise the Lord. Kasi ang iba, ang nais lang, kamtan ang kasaganaan, kamtan ang mga pagpapala lang, kamtan lang ang mga biyaya. Pero pag wala pang nakamtan, ayaw magpatuloy, ayaw maglingkod sa mga Panginoon, ayaw sundin ang kalooban ng Diyos. Dahil ang gusto niya, yung nais lang niya, yun ang mangyari sa buhay niya. Pero ang nais ng mga Panginoon, sundin mo muna ang utos niya. Sumampalataya ka muna sa Kanya. Walang alinlangan, walang pagre-reklamo, mga minamahal. Galapin mo muna, sundin mo muna ang kalooban ng Diyos. Samahan mo ng pananampalataya na mayroong gawa sa harapan ng Diyos. Isang tiyak na bagay, hindi ka na magsasalita, ipuprovide, ibibigay na lang ng Diyos ang pagpapala. Iyan po kasi ang nais ng Malapanginoon. Pagpalain tayo ng Diyos. Paano tayo pagpapalain ng Malapanginoon? Kung ayaw naman natin sundin ang nais ng ating Malapanginoon. Amen? Amen? Sabi, but seek first the kingdom of God. Unahin mo muna ang kalooban ng Malapanginoon. Amen? Ang iba, ano? Unahin ko muna sarili ko, Malapanginoon. Total, may linggo naman. Linggo na lang muna ako dadalo, mga minamahal. Amen? Sa linggo na lang ako dadalo kasi yun naman talaga ang tamang pagsamba. No, mga minamahal. Amen? Kung bibilangin mo oras ng isang linggo, kulang pa, mga minamahal. Kaya nga may Merkules, may Biyernes, para makumpleto mo isang araw, mga minamahal. Amen? Everybody say praise the Lord. Eh, mga minamahal, yung iba, nadalo sa gawain ng Malapanginoon, mga minamahal. Pagdating sa gawain, late, nagmamadali pa umuwi, mga minamahal. Nais mo ng Diyos yun? Kaya pagpapala, wala. Pero unahin mo kalooban ng Diyos. Maaga ka sa gawain ng Malapanginoon. Huwag ka magreklamo. Galapin mo. Magpuri. Magpasalamat ka sa Malapanginoon. Magpasalamat ka sa Diyos. Pumalakpak ka sa Malapanginoon. Sabi mo, I love you, Jesus. Maliit ang Malapanginoon. Handa ko sundin ang kalooban mo. Ang palatuntunan mo. Mga minamahal, nakita ng Diyos ang nais ng puso mo. Hindi ka pa magsalita. Ibibigay ng Diyos ang pagpapala sa iyo. Palapakan natin ang Malapanginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord. O mga minamahal, sabi, ipag-pray sila. O pinag-pray natin, mga minamahal, dahil nais ng puso mo. O, na ikaw ay makatulong sa gawain ng Diyos. Nag-pray. Grinant ng Malapanginoon. Amen? Anong grinant ng Malapanginoon? Eh ang Diyos, pag binigay ang pagpapala, hindi naman nagbabago ang Diyos. Amen? Eh ang tao, pinagpala. Yun na, mga minamahal. Nang hinayang na. Amen? Everybody say praise the Lord. Sabi niya, Malapanginoon, pag pinagpala mo ko, nais ng puso ko. Iniibig kong gawain. Ibinigay.
Binigyan ng pagpapala ng Diyos. Nakita na is eh. Nung dumating na yung pagpapala, mala Panginoon, pwede yung kalahati na lang. Amen. Amen. Everybody say praise the Lord. Hindi natin pwedeng dayain ng Diyos. Hindi natin pwedeng magpasinungalingan ng mala Panginoon eh. Nakikita niya ang ginagawa natin. Namabasa niya ang puso at isip natin. Amen? Amen? Ay nakita naman ng Panginoon, ay anak, pinagpala kita, sabi mo, buo, ibibigay mo sa gawain eh. Ay dumating isang araw, nagpapaka-prayer ka ulit, nagmanalangin, mga minamahal, wala nang tugon ng panalangin mo, bakit? Hindi nag-renat naman ng Panginoon, kasi yung puso mo, yung nais ng puso mo, hindi buo. Amen? Eh mala Panginoon, nanampalataya ka sa Diyos. Sabi niya, manampalataya ka. Walang pag-alinlangan. Amen? Amen? Pag sinabi mo, buo, bibigay mo. Buo mo, bibigay sa gawain ng Diyos. Walang pag-alinlangan. Sama mo ng pananampalataya. Isang tiyak na bagay. Hihingi ka pa lang. Nandyan na. Ibibigay na ng mala Panginoon. Amen? Kaya, mga minimal yung mga mananampalataya, minsan nandun ang walang pagpapala na tanggap. Dahil, itinitignan kasi ng Diyos yung nais ng puso natin. Amen? Nais ng puso natin, mala Panginoon, magpapagamit ako. Hindi ka naman dumadalo. Amen. Praise the Lord. Mala Panginoon, gusto papalain mo ako. Pinasyal na pagpapala. Hindi ka naman nagtatapat. Hindi ka naman nagbibigay. Amen. Amen. Everybody say praise the Lord. Sabi mo, mala Panginoon, gusto kong gumaling. Yan ang nais ng puso mo eh. Kaso wala ka naman pananampalatayang 100% ang Diyos ay mapapagaling sa iyo. Amen? And nice naman na Panginoon, 100% walang pag-alinlangan para kumilos ang kapangyarihan ng Diyos. Mga minamahan, ang kagalingan ibibigay kagad ng mala Panginoon. Ang pagpapala ibibigay kagad ng mala Panginoon. Ang kagalingan ibibigay, protection ibibigay kagad ng mala Panginoon. Anong nais ng Diyos? Anong gusto ng mala Panginoon? Manampalataya ka na walang pag-aalinlangan sa Kanya. Palakpakan natin ng mala Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Ano ba sa amin ng Mateo 9:27-29? Basa. Sa aklat ng Mateo 9:27-29. At pagkaraan doon ni Jesus ay sinundan siya ng dalawang lalaking bulag na nangagsisigaw at nangagsasabi, "Mabag ka sa amin, ikaw na anak ni David." Hallelujah. At nang pumasok siya sa bahay, ay nagsilapit sa kanya ang mga lalaking bulag. At sinabi sa kanila ni Jesus, "Nagsisampalataya baga kayo na magagawa ko ito?" Sinabi nila sa kanya, "Oo, Panginoon." Na magkagayoy, kanyang hinipo ang mga mata nila na sinasabi, "Alinsunod sa inyong pananampalataya ay siyang mangyari sa inyo." 30. At nangadilat ang kanilang mga mata at maigpit na ipinagbilin ni Jesus sa kanila na sinasabi, "Ingatan ninyong sino may huwag makaalam nito." Amen. At magsabi ng praise the Lord. Palapakan natin ang mala Panginoon. Sabi niyan, mga minamahal, at pagkaraan doon ni Jesus ay sinundan siya ng dalawang lalaking bulag na nangagsisigaw at nangagsasabi, "Mabag ka sa amin, ikaw na anak ni David." At nang pumasok siya sa bahay, ay nagsilapit sa kanya ang mga lalaking bulag at sinabi sa kanila ni Jesus, "Nagsisampalataya baga kayo na magagawa ko ito?" Sinabi nila sa kanya, "Oo, Panginoon." Palapakan muna natin ang mala Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. So gaano po kahalaga yung sinasabing pananampalataya ng aming namahal? Amen? E nice na mala Panginoon, manampalataya ka muna. Para yung kanyang kapangyarihan, walang maging hadlang, yung hinihingi mong kagalingan, ipagkaloob kagad ng mahal na Panginoon sa iyo. Dahil sabi niyan, mga minimal 28, at nang pumasok siya sa bahay, ay nagsilapit sa kanya mga lalaking bulag, at sinabi sa kanila ni Jesus, "Nagsisampalataya baga kayo na magagawa ko ito." Sinabi nila sa kanya, "Oo, Panginoon." Sabi ng 29, nang magkagayoy kanyang hinipo ang mga mata nila at sinasabi, "Alinsunod sa inyong pananampalataya ay siyang mangyari sa inyo." Palapakan natin ang mala Panginoon. Amen. Ano nangyari, mga minamahal? Dahil ang gusto ng Diyos, nais ng Diyos sa kanya mga iniibig, manampalataya ka muna sa akin.
Amen? O sinabi nila, oo, Panginoon, nananampalataya kami, walang pag-aalinlangan, kayang-kaya mong gawin! Anong ginawa ng Diyos? Ayon sa inyong pananampalataya, siyang mangyayari. Ano nangyari? Yung mga bulag, yung dalawang bulag na lalaki na lumapit sa malapanginoon, hinipo ng Diyos yung kanilang mga mata, at pagtapos hipuin ng Diyos ang kanilang mga mata, nakakita sila. Palakpakan natin ang ating malapanginoon. Everybody say praise the Lord! Sabi ng 30, at nangadilat ang kanilang mga mata, at mahigpit na pinagpili ni Jesus sa kanila na sinasabi, ingatan ninyong sino may wag makaalam nito. Palakpakan natin ang malapanginoon. Everybody say praise the Lord! Kaso mga minamahal, hindi ganun dahil sa kagalakan mo nga ng pananampalataya mo, mga minamahal, ay nagkaroon ng katuparan. Pinagaling ka ng Diyos, kaya hindi mo ipinaglilihim. Bagkus, ipinagsabi mo ang kabutihan ng malapanginoon. Amen? Kaya nga, kahit na may pag-uusig, may pag-aalimura, may mga pagkukutya ng salibutan na hindi naunawaan ang ating paglilingkod sa malapanginoon, dahil nais ng Diyos, pagpalain ka. Dahil nais ng Diyos, pagalingin ang karamdaman mo. Dahil nais ng Diyos na ikaw ay pagpalain, material, financial, physical, higit sa lahat, spiritual na pagpapala, ginawa mo, sinunod mo, ipinamuhay mo, pinagsabi mo ng Diyos na pinaglilingkuran mo ay makapangyali ang Diyos. Amen. Nung tinaas mo, niluwalati mo na Panginoon, nais ng puso mo, magpalain ka, anong binigay ng Diyos? Pagpapala. Amen? Kasi nakita ng Diyos eh, nais ng puso mo, inuna mo muna, naganapin ang kalooban ng ating mga Panginoon. Amen? Amen? Huwag natin sabihin, nais ko lang naman ganito eh. Amen? Nais ko, dalo lang ako. Nais ko, ganito lang. Tagapalakpak lang ako. Amen? Eh, nakita ng Malapanginoon, yan lang palang nais mo, hindi, yan lang talaga bibigay ng Malapanginoon sa'yo. Amen? Amen? Everybody say, praise the Lord! Eh, nais ng puso mo, Malapanginoon! Gusto ko magkaroon ng apat na gulong. Hindi mo sinabi, sasakyan pala ang hinihingi mo. Eh, nais ng puso mo! Nakita ng Diyos, yan ang nais ng puso mo. Binigyan ka, apat na gulong lang talaga. Amen? Everybody say, praise the Lord. Tapat ang Diyos eh. Kung anong sabihin mo, basta ikay nagtitiwala sa Diyos, 100%, walang pag-alinlangan, ginaganap, sinusunod mong kalooban ng Diyos, pag humingi ka, sobrahan mo na. Amen? Eh, may humingi, malapag na bigyan mo ko four wheels. Hindi mo naman sinabi kung brand nyo o luma o second hand. Sinabi mo lang, malapag bigyan mo ko ng four wheels. Binigyan ka nga ng four wheels. Yung kariton, four wheels nga, tutulak mo pa rin, mga minamahal. Amen! Kaya ba nagiging ka sa Malapanginoon? Sabi mo, Malapanginoon, bigyan mo ko ng four wheels, yung bago, yung brand new, yung galing kasa, Malapanginoon! Dahil nakita ng Diyos, nais ng puso mo, nais din ng Malapanginoon pagpalain ka, nakita ang pananampalataya mo, nakita ang paniniwala mo, walang pag-alinlangan, kinilap, sinunod mo kalooban ng Diyos. Oh, pinagpala ka naman ng Panginoon. Yung sasakyan mo, wala pang plate number kasi brand new. Amen? Everybody say praise the Lord! Eh, Ilocano ka. Sabi mo, Malapanginoon, ikan nakmantib, Navarra, ngalugan. Amen? Hindi mo sinabi kung anong unit ng sasakyan. Eh, Nissan pala yun, mga minamahal. Ang sinabi mo, ikan nakman, Apo Diyos, itinabara ngalugan. Binigyan ka naman ng Panginoon, hindi mabuksan yung bintana, mga minamahal. Nabara nga talaga sa loob. Amen? Everybody say praise the Lord. E pag humingi sa malapanginoon, ikagral naman ng Panginoon, ayon sa pananampalataya, magsunod mo sa kalooban ng Diyos. Amen? Palapakan natin naman ng Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord, katulad ng dalawang bulag eh, na nampalataya sila sa malapanginoon, sabi nila malapanginoon, magagawa mo, pamapadilat mo kami na bulag. Dahil sa pananampalataya nila, tumilat sila, nakakita sila. Amen? Eh kung manampalataya ka sa Diyos, malapanginoon, umihi ka na nga lang sa malapanginoon, sobrahan mo na, ikitan mo na. Amen? Eh yan ang pananampalataya mo, yan ang nais mo. Amen? Sabi mo, malapanginoon, ikanakman, itinisan na barang alugan nga branyo. Amen? Huwag mo sabihin na barang alugan. Baka bigyan ka talaga ng Diyos. Hindi mabuksan yung bintana, mga minamahal. Amen? Palapakan natin ng Malapanginoon. Yan ang gusto ng Diyos. Yan ang nais ng Malapanginoon. May pananampalataya ka na may pagsunod.
Amen! Bumigay ka sa malapang ngayon, malapang pagpalain mo ko. May patutungan kapatiran, sabi niya, sabi ng pagbibigay, 1,000,000. Eh mga kapatiran nga dito, wala nga kahit 1,000 na maibigay. Amen? Eh narinig naman lang Panginoon, anak, nagkukulang ka ng pananampalataya at paniniwala sa akin na kayang gawin, kaya kong gawin yan? Eh nais naman lang Panginoon, sige, ipakita ko sa iyo, bigyan kita ng 1,000,000. Binigay sa lang 1,000,000, mga minamahal. Ang sabi niya, totoo ang pagbibigay. Kayang-kaya pala mabigay ng Diyos ng 1,000,000. Amen? Everybody say praise the Lord. Eh sabi nga, umihi ka at ikaw ay bibigyan. Palakpakan natin na malapangin noon. Praise the Lord. Kaya wag na po, pag hihingi tayo sa malapangin noon, wag na bara. Amen? Yung may aircon na sasakyan. Palakpakan natin na malapangin noon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord! Ano ba sabi? 2 Corinthians 9:8. At magana kayo sa bawat mabuting gawa. Amen? Amen? Ay, pangako na naman lang Panginoon, nais ng Diyos yan sa atin. Ang kailangan na lang natin, magkaroon tayo ng kagalakan, ng kasiyahan, na ganapin, sundin ang kalooban ng ating malapanginoon. Amen? Dahil kung sagana ka na sa pagpapala, tapos nakita ng Diyos, mga minamahal, ang pananampalataya mo hindi nag-aalinlangan, yung sagana na buhay mo, mas lalong pasasaganain ng mahal na Panginoon. Amen? Yan ang nais na mahal na Panginoon. Amen? Eh kung sagana ka na, tapos huminto ka ng paglilingkod, sagana ka na, marami ka na kasi kayamanan, marami ka ng ari-arian, hinto ka na sa paglilingkod, eh, hindi nalugod ng mahal na Panginoon, wala ang pananampalataya mo, mga minamahal. Kaya yung sagana mong buhay, mamaya, wala na, paunti-unti nang mawawala ang pagkasagana. Amen? Eh, pero ikaw, mga sabi ng Biblia, at maaring gawin ng Diyos ang lahat ng biyaya ay magsisagana sa inyo upang kayo, tayo, na mayroong laging buong kaya sa lahat, magsipanagana tayo. Saan? Sa mabubuting gawa. Ano yung mabubuting gawa? Ito po, naglilingkod tayo na may katapatan sa Diyos. Amen? Hindi tayo nagmamadali. Amen? Praise the Lord. Praise the Lord. Hindi natin tinutulugan ng Word of God. Palakpakan natin ang malapang Panginoon. Everybody say, praise the Lord! Praise the Lord! Kaya gumawa tayo ng mabuti. Amen? Nais ng malapang Panginoon pagpalain tayo eh. Nais ng Diyos na gamitin tayo. Nais ng malapang Panginoon masagana ang buhay, pagpapala, amen, protection, laging ibibigay ng Diyos. Anong gagawin natin? Gumawa tayo ng mabuti na may kasamang pananampalataya, paniniwala na meron tayong tunay na Diyos na pinaglilingkuran. Lahat magsabi ng praise the Lord. Ano ba sabi ng 1 John chapter 5, verse 11 and 12? At last verse, Roma 5:8. Sa aklat ng unang 1:5, 11 at 12. At ito ang patotoo na tayo'y binigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan. Amen. At ang buhay na ito ay nasa kanyang anak. Ang kinaroroonan ng anak ay kinaroroonan ng buhay. Ang hindi kinaroroonan ng anak ng Diyos ay hindi kinaroroonan ng buhay. Malapakan natin na malapakan noon. Lahat magsabi ng praise the Lord. So malinaw na sinabi ng Biblia. Sabi diyan, mga minamahal, 1 John chapter 5, verse 11 and 12, and this is the record that God had given to us eternal life. Palapakan muna natin ang malapang Panginoon. And this life is in His Son. He that had the Son had life, and he that had not the Son of God had not life. Amen. At ito ang patotoo na tayo'y binigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan. At ang buhay na ito ay nasa Kanyang anak. Amen? Yan ang nais na malapangin noon sa atin eh. Amen? Kung nagnanais kang yumaman pa, nagnanais ka pa na pagpalain ka, ganapin, sundin mong kalooban na malapangin noon. Amen? Eh, kung ang ninanais mo, isa na lang. Dahil kung sagana ka na, kahit na wala kang pagpapala, mga minamahal, kundi sa galang buhay mo, huwag ka mag-alinlangan sa Diyos. Bakit? Naisin mo. Isa na lang eh. Walang hanggang buhay. Sa piling ka na ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Amen? Eh, sa galang buhay mo, pinagpala ka ng Diyos. Numalayo ka naman sa presensya ng malapangin, nawawala ka naman sa paglilingkod sa malapangin noon.
Sayang naman. Amen? O kahit wala ka, meron o wala kang pagpapala, may kagalingan na wala pa na natatanggap sa iyong karamdaman, sagala o hindi sagala ang buhay mo, ito ang sinabi ng Biblia. At ito ang patotoo na tayo binigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan. Amen? Yan ang nais ng Malapanginoon sa atin. Amen? Amen? At anong nais ba natin yan, mga minamahal? Nais ba natin na tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan sa piling ng Malapanginoon? Amen? Dahil pag hindi natin naisin yan, mga minamahal, ay babalik na Malapanginoon, nasa iyo nga, sagana nga buhay mo, maiwan ka naman sa rapture. Maiwan ka naman sa pagbabalik ng Malapanginoon. Amen? Kaya kung ano meron ka, pasalamatan mo sa Diyos, makontento ka kung anong pagpapala meron ka. Amen? Yan ay sapat na binibigay ng Diyos para manatili ka na manampalataya sa mahal na Panginoon. Amen? Amen? Dahil sabi ng 12, ang kinaroroonan ng anak ay kinaroroonan. Sabi diyan, ang kinaroroonan ng anak ay kinaroroonan ng buhay. Ang hindi kinaroroonan ng anak ng Diyos ay hindi kinaroroonan ng buhay. Amen? Everybody say praise the Lord. Kaya kung nasa ng Diyos, naroon tayo, doon merong tunay na buhay, buhay na walang hanggan sa piling ng ating mahal na Panginoon. Palapakan po natin ng mahal na Panginoon. At magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Kaya kung magbigay ka sa mahal na Panginoon, alam mo na ang Diyos, tutugon ka ng panalangin mo, sobrahan mo na. Basta alam mo yung sobra na yon sa ikabubuti ng paglilingkod mo sa mahal na Panginoon. Amen? Pero pag sumobra at ikay mawawala naman sa paglilingkod, ay huwag mong sobrahan. Yung sakto lang, mga minamahal. Amen? Para hindi ka mawala sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Amen? Amen? Everybody say praise the Lord. E binigyan ng sakyan ng mahal na Panginoon. Hindi ka na bumababa sa gawain. Nandun ka na sa sakyan, nanonood na lang ng live streaming. Amen? Eh, sabi ng mahal na Panginoon, pinagpala kita, bakit hindi ka na bumababa? Amen? Ano? Nakahiga na ng gano'n, naka-aircon, eh, nanonood na ng live streaming. Amen? Eh, nasa gawain ka eh. Amen? Nakalimutan mo, pinagpala ka pala ng Malapanginoon. Pero yung mga Kristiyano na wais, mga minamahal, nagpapasalamat sa Malapanginoon. Amen? Amen? Everybody say praise the Lord! Nagmamadali, napupunta sa gawain. Ayaw malate! Amen? Gusto nila mabusan ang gawain ng Malapanginoon? Gusto nila pagtaas pala ng kanilang kamay? Open and prayin, madama na kakanilang presensya ng Malapanginoon dahil nais ng Malapanginoon, galapin mo muna, sundin pag nadama mo presensya ng Malapanginoon. Hallelujah. Talagang nariyan po sa ganang pagbabalik. Ang kabutihan ng Malapanginoon sa atin. Amen? Hindi tayo may nais niyan. Amen? Hindi natin nais ng Diyos ibayubay sa krus ng Kalbaryo. Ibigay niya buhay niya para tayo matubos lamang sa ating kasalanan. Amen? May nagnais ba ng ganyan? Wala. Mismong Malapanginoon. Amen? Sabi niya, but God commended His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Amen? Ninais ng Malapanginoon, mamatay siya, ipako siya sa krus ng Kalbaryo para matubos ang ating kasalanan. Amen? Amen? E tayo, nais ba natin, mga minamahal? Tayo yung ipako sa krus. Tayo yung mamatay para tubusin natin ang lahat ng kasalanan ng tao sa mundo. Pero hindi. Mismo Diyos, ninais niya, ibigay ang kasalanan, ang karamdaman natin, pinagaling ng mahal na Panginoon. Ang problema natin, nilutas ng mahal na Panginoon. Ang pagpapala, natamo, naranasan natin dahil unang-una, pinatawad tayo ng Diyos sa ating mga kasalanan. Palapakan natin ang mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord, kayo din pwede sabihin, nais ko! Ako lang ang maglingkod. Kulang pa. Amen? Sa ninais ng Diyos para sa atin. Amen? Amen? Yung oras na gawain, maghapon, kahit magdamag pa, kulang pa para sa nais ng Diyos na pagpapala sa atin. Amen? 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 Kahit ibigay mo lahat ng kayamanan mo sa Diyos, kulang pa para bayaran mo ang nais ng Diyos na magkaroon ka ng katiyakan langit
buhay na walang hanggan. Amen? Kaya nga sabi ko, marami lang tayong buhay. Kung milyon na buhay natin, hindi natin ipagkakait. Kahit isa lang ang buhay natin, hindi natin ipagkakait sa Diyos. Ibibigay natin sa malapang Panginoon lahat. Amen? Walang pagalilangan, mga minamahal. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Malapang Panginoon, meron isang buhay lang, pero handa akong ibigay sa iyo. Dahil itong isang buhay ko, nalanggaling sa iyo. Pag ito po ang ginawa natin, mga minamahal, inialay natin ang buhay natin sa Diyos, walang pag-alilawan, walang pagre-reklamo, kundi pagsunod sa kalooban ng Diyos, kahit naging isa lang ang buhay natin, ito po ay paramihin ng Diyos. Pagpalain ng mahal na Panginoon. Amen? Amen? Eh, yung iba sa atin dito, mga minamahal, meron ng second life, meron ng third life, na binigay ng mahal na Panginoon, pagkakataon na binigay ng buhay ng Diyos. Para ano? Para patuloy na luwalhatiin, pasalamatan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord. Di na namin sabihin, ayaw mo na. Malapanginoon. Di mo pwede sabihin, ayaw ko na malapanginoon. Nabublingkod. Wala namang pagpapala. Wala namang kagalingan. Ang tanong, sabi ng unang, ang ating nabasa kanina, ano bang pananampalataya natin sa Diyos? Kasi kung anong pananampalataya mo, yun din ang nanaisin mo. Amen? Eh, 100% na pananampalataya mo. Nais mo gumaling sa karamdaman mo. Mag-release ka. 100% na pananampalataya. Pag kinalugdan ng Diyos, nakita yung nais mo. Nais din ng Diyos. Pagalingin ka niya. Baguhin ka niya. Pagpalain ka niya. Amen? Everybody say praise the Lord. Kaya mga minamahal, kapag hihingi ka sa mahal na Panginoon, huwag nang nabara. Amen? Buti pa grandiya na lang. Everybody say, praise the Lord! Praise the Lord! Mamaya, binigyan ka na nabara ng Diyos. Sisihin mo pang Diyos, ang init naman ng sasakyan ko, mahal na Panginoon. Amen? And Ilocano ka kasi, syempre, naiintindihan mahal na Panginoon, Ilocano ka, nabara. Amen? Amen? Lahat magsabi ng praise the Lord! Ganyan kabuti ang mahal na Panginoon. Ganyan tayo pinapagalak. Ganyan tayo pinapasaya ng mahal na Panginoon. Ipinararamdam niya ang kanyang napakatamis at banal na pag-ibig sa atin. Everybody say, praise the Lord! Praise the Lord! Kaya sabi ng uling talata, mga minamatay ang Diyos dahil sa ating makasalanan. Yan ang nais ng mahal na Panginoon sa atin. Amen? Amen? Para magtamo tayo ng kaligtasan, buhay na walang hanggan sa piling ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Lahat po tayo ay tumayo, awitan natin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah, praise God. Pasalamatan natin ang mahal na Panginoon. Hallelujah. Kalakip ng awitin, mga minamahal, na may pagpapasalamat sa mahal na Panginoon. Hallelujah. Anyayahan natin ang matamis, banal na presensya ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Karapat dapat lang napurihin, pasalamatan ng mahal na Panginoon. Hallelujah. Palapakan po muna natin ang mahal na Panginoon. Tayo po yung magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. Kung mayroon lamang ako 1,000 buhay, kahit lahat sa'yo'y bibigay. Gayon po man sa'kin nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang wala. Hallelujah! Purihin natin naman na Panginoon. Minsan pa, hallelujah. Kung mayroon lamang akong 1,000 buhay, di pagkakain lahat sa'yo'y bibigay. Ngayon pa man sa'kin naging isang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka nagwalang hanggan.
pagkapagal sapagkat ang puso ko ay sa'yo nagmamahal sa habang panahon natatangin kaya malan ko ikaw ay sabalin wagas na pasintay iyong tingin kada kita mayroon lamang ako sa libong buhay hindi po nakagait lahat sa'yo ibibigay Hallelujah! Sa akin nag-iisang anihan natin yung presensya na malabagin Hallelujah! Anong nais natin sa mga oras na ito ay paabot natin sa malabagin walang upay kaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon puso ko ay sa'yo nagmamahal sa na pagsintay iyong tingin kalakip na awitin kailang dagat na hindi napapagal sa pag-alam puso ko lang sa'yo nagmamahal sa habang panahon natatangin wagas na pagsintay iyong tingin kalakip na awitin purihin ang malapaginoon Hallelujah tunay mga minamahal napakabuti ng malapaginoon Hallelujah sabi ng awitin kalakip ng awitin mga minamahal gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon ikaw naghihina nalulupay-pay ang nais mo na maglingkod na may katapatan minsan nawawala pero ang nais ng Diyos manatili ka sa kanyang presensya nais ng Diyos kamtan mo ang pagpapala biyaya buwat sa mga Panginoon sa mga minamahal sa magpupuri sa mga Panginoon tunay ka mga minamahal Hallelujah maramdaman mo presensya ng Diyos nais naman na Panginoon, maramdaman mo presensya niya. Nais ko Diyos, magpalain ka niya. Nais ko Diyos, bigyan ka niya ng buhay na walang hanggan. Ano pa nga ang hapin mo sa mga Panginoon? Ano pa nga naisin mo sa maglilingkod sa mga Panginoon? Yung kamnan mo lang, madama mo lang presensya na mga Panginoon, pinagkakait mo sa Diyos. Dapat hindi mo ipagkais sa mga Panginoon yan, mga minamahal. Magkos sa bawat minuto, sa bawat oras sa buhay mo, lagi mong naisin, gabiin ang presensya ng Diyos! Sabi ng ulit na leta, mga minamahal, ninais ng Diyos na siya'y mamatay sa krus ng Kalbaryo. Para ano, ikaw, ako, tayo lahat. Kamta ng kaligtasan buhay na wala kagan
Mga minamahal, kung tumutulo ang luha mo, kulang pa yan, mga minamahal. Kulang pa yan. Kahit bigayin mo pa, kulang pa yan, mga minamahal. Hallelujah, hallelujah. Pero ganyan kabuti, malapang ito. Nakita na, nais mo na mga mapresensya na. Mga minamahal, ilang taon na ba tayo naglilikos sa Diyos? Ilang taon na ba tayo nagpapatuloy sa paglilikos sa Malapaginoon? Hanggang ngayon, mga minamahal, hindi pa rin natin maunawala kahalagaan na paglilikos sa Malapaginoon. Hindi pa rin natin alam ang nais ng Diyos. Mga minamahal, bumibilang tayo ng taon na paglilingkod. Dapat ang presensya ng Diyos lagi, namamalagi, namamalagi sa atin, mga minamahal. Kaya dumarating ang pakihilap, palulupay-pay, bisang pagkalilangan sa Diyos na nakakalibutan natin ang nais ng Diyos para sa atin. Nais ng Diyos! Matama mo ang presensya ng Diyos! Pagdaman mo ang presensya ng Malapaginoon, bumalik mo ang Malapaginoon! Isang tiyak na bagay! Langit, buhay na walang ang kanya! Naging paulit-ulit, mga minamahal! Hindi tayo magsasawa sa pinapakalaga na matama ang presensya ng Diyos! Dahil pabalik ka pala, Panginoon, tinitignan na Diyos yung bagala po, busbos, na kanyang matamis, wala na presensya. Hallelujah! Lagi na tayong dumadalo sa kumain ng Diyos. Pero napakalayo yata natin sa Malapaginoon. Huwag natin tignan kung sinong nakatayo, mga minamahal. Ang tignan natin, ano ba ang nais ng Malapaginoon sa atin? Ikaw mismo, sabihin mo, Malapaginoon, ano bang nais mo sa akin? Pag natama mo presensya ng Diyos, sasabihin mo, ay, Malapaginoon, salamat, ito pala ang nais mo sa akin. Naging malinis ako sa harapan mo para magpala ako ng buhay na walang hanggan. Hallelujah. Hindi nais ng Diyos na tayo maging mga reklamador na Kristiyano, mga minamahal. Ayaw ng Diyos yan, dahil ang nais na Malapaginoon sa gana, pagpapala at biyaya. Kung ang puso mo may reklamo, wala, mga minamahal. Kahit katiting na patak ng luha sa mata mo, hindi babagsak, mga minamahal. Pero kung isipin mo nais na Malapaginoon, magkabit ka ng langit at buhay na wala gagana sa tiyak na bagay, iisipin mo pala ang kabutihan na Malapaginoon, luluha ka na sa magpapasalawa sa Malapaginoon. Hallelujah! 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 Awitan natin na Malapaginoon. Purihin natin naman ang Panginoon. Hallelujah. Pangako naman ang Panginoon. Makapiling natin ang Diyos. Sapat na. Mga minamahal, ito bulay-bulay natin ang kabutihan ng Diyos. Sapat na na makapiling natin naman ang Panginoon. Yan ang nais naman ang Panginoon. Wala na kahirapan, wala na kalukutan. Mga minamahal, hallelujah. Itaas natin ang ating mga kamay. Purihin natin, pasalamatan ng Malapaginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sabi nila, kay ganda raw ng langit. Hallelujah. Mga mansyon ay naroon lang sa nganay ginto. Hulaglag doon ay di kumukupas. Papurihan muna natin ang Malapaginoon. Pasalamatan natin ang Diyos. Ipabot natin ang pagpapasalamat natin sa Malapaginoon. Hallelujah! Ang ginin na natin ang tagumpay na ito. Ang ginin na natin ang pagpapalang ito sa Malapaginoon. Hallelujah! Pagdurusan at tinapis ay mapaparang. Yeah.
sa Panginoon, ito ang aking hiling. Magpupiling ka, Jesus, iyan ang nais natin, mga binabahan, magpupiling ang Panginoon. At sasabihin mong anak, naging tapat ka sa akin. Kaya pumasok ka sa bahay ng iyong Panginoon. Ang magkapiling natin siya. Lord God, hallelujah! At sa piniyay, may buhay na walang hanggang. Purihin naman ang Panginoon, purihin ng Diyos, hallelujah! Kaya ako'y patuloy na asa sa paglilin ko na kuwa. Hallelujah! Bulay-bulay natin ang kabutihan ng Diyos. Hallelujah! Yan ang aking masasabi, mga minimal. Bulay-bulay natin ang kabutihan na palapakinoon sa oras na ito. Dahil pag binulay-bulay natin ang kabutihan ng Diyos, yung nais ng puso mo na maglingkod na may katapatan sa walang Panginoon, ikagran ng malapaginoon. Gusto mo mapag-amin sa gawain ng Diyos, unahin mo ang kalooban ng malapaginoon. Gusto mo mapalay ka ng Diyos, unahin mo ang kalooban ng malapaginoon. Gusto mo kumaling karamdaman mo, kalapin sa tito, ang utos ng malapaginoon. Kaya't pumasok ka sa bahay ng iyong Panginoon. Purihin ang malapaginoon, purihin, purihin ka. Sasabihin mong anak, naging tapat ka sa akin. Kaya pumasok ka sa bahay ng iyong Panginoon. Ang magkapiling natin siya, hallelujah, hallelujah, hallelujah. At sa piling ay may buhay na walang hanggan. At sa piling ay may buhay na walang hanggan. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Palupagan natin ang Panginoon. Yung mula sa puso natin na nagpapasalamat sa Panginoon. Yung buhay na palagpag. Hallelujah, pabot natin sa Panginoon. Hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos. Naramdaman natin ang presensya ng Malapaginoon. Naramdaman natin ang pag-ibig ng Malapaginoon. Kaya sa oras ito, anuman ang nais natin, mga minamahal, sumampalataya tayo 100%, walang pag-alinlangan. Kamtan po natin yan, mga minamahal, dahil alam ng Diyos ang ninanasa ng puso natin, ninanais ng puso, isipan natin, alam ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil po'y manalangin, hallelujah. Nakila at mapagpala namin, Ama Diyos, na mambanal, makapangyarihan sa lahat sa pangalan, pinakamamahal na Panginoon. Minsan ang pa, narito kami patuloy, nagpupuri, nagpapasalamat. Jesus, sa iyo, banal na presensya, patuloy namin nararamdaman. Malapaginoon, salamat. Malapaginoon, ito ang nais namin. Lagi, malapaginoon, madama ang presensya mo. Ito ang lagi namin nais. Malapaginoon, malapaginoon, na lagi namin madama ang iyong presensya. Dalalam namin, ito ang nagpapalangan sa aming paglinig ko sa iyo. Hallelujah, may mga may problema, may masunurin, may kabigatan sa buhay, may mga pagsubok na aming pinagtitaanan pag nasa gawain kami. Maramdaman namin ang presensya mo, lahat ng bagay na yan nawawala dahil nararamdaman namin ang iyong dakilang pag-ibig sa amin. Mala Panginoon, salamat ng marami.
Kahit bisan nagkukulang, nagkakamali kami, hindi kami nakakasunod sa iba na nakalooban. Malapang nanonood na riyan ang pag-ibig mo. Nari na protection mo, nanagkabay pag-iingat mo. Nari na mga iba na mo, para kami magpatuloy na maglingkod sa'yo. Nari palagi na para kami umasa sa'yo. Nagilang Diyos, hallelujah. Salamat mo na Panginoon, lagi mo kami binibigyan ng 100% na pananampalataya, walang paghalilagan mo na Panginoon, upang ang aming mga panalagin, lagi mong igraan, lagi makaabot sa trono ng biyaya mo sa kalangitan, mo na Panginoon, salamat mo na Panginoon. Hallelujah! Malabang salamat sa unang paglot panalangin yung banal na propeta aming minamalikinikalang mga pastor. With this trial, man, ang bilabin mamadir sa punang binabitan mga children. Malabang inoon, salamat! Malabang inoon! Hallelujah! May ginamit ka sa aming kaligtasan. At kami ngayon na nagpapatuloy, na naglilingkod, salamat sa kalakasan, kalusugan, sa pagpapala, sa pag-iingat sa mga himala. Malabang inyo, salamat. Hindi namin kaya bayaran, hindi namin kaya tawaran ang iyong mga gawa sa aming buhay. At dahil lang namin may susukli, maglingkod, na may katapatan at naging naisin, madama ang presensya mo. Malabang inyo, hallelujah. Salamat ng marami, malabang inyo, hallelujah. Purihin ka, mala Panginoon. Hallelujah, 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 hallelujah. Kung tayo po may makaramdaman, saan parte man ang ating karamdaman sa ating katawan, sa ating ulo, mga minamahal, sa part ng ating pong may makaramdaman, ipatong natin ating isang kamay. Hallelujah, kung tayo may mga problema, may mga sulunan na yung dalawang kamay ang ating itaas. Kung tayo may mga kahilingan sa mala Panginoon, dalawang kamay ang ating itaas. Sumampalataya tayo sa Diyos, walang pagkalilangan. Ano man ang nais natin ngayon, mga minamahal, hallelujah, ipabot natin sa ating mala Panginoon. Dahil ang Diyos makinig, mga minamahal, para sa ating mga panalangin sa mga oras na ito. Tayo po'y manalangin. Dakila at mapagpala naming Ama Diyos sa mambanal makapangyarihan sa lahat sa pangalan mo, mala Panginoon. Minsan ang pa, narito kami patuloy po nagpapakumbaba o minakaabagan kapatawaran sa lahat ng amin na gawang pagkakamay na pagkukulang. Nabangit ng aming mga labi na isip na kilos, di kaya ay di ka lugod-lugod si patawarin mo kami. Pakahugasan mo kami na yung kabanal-banal ang dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Pinakamamala Panginoon. Ang aming patuloy na espesyal na panalangin sa aming minamaliginigalang malabas doon. Wala sa aming puso, nais namin, malapanginoon. Hallelujah, na makatayo ang malabas doon. Hallelujah, makapangaral pa lang yung mga panalasalita. Upamarami pa ang maligtas, malapanginoon. Aming dalangin mga pambuhay, ingat kalagasan pagkalabos sa aming minamaliginigalang malabas doon. Sa punang binabadal, may the children, may the family, mula sa pangalan ikaw sa bunso. Sa pangalan Jesus, sa pangalan Jesus, sa pangalan Jesus. Hallelujah, hallelujah. Puri ng mga Panginoon. Hallelujah. Patuloy tayo mga minamahal. Hallelujah. Magpaabot sa ating nakilalo, sa ating makailingan dalangin. Pinakamamahal na Panginoon, narito kami patuloy na niniwala sa masampalataya. 100% walang paghalinlangan sa iyong makapangyarihang pangalan. Aming sama-samang sinasabay. Pinapalayas ang lahat ng mga demonyo, makaramdamang cancer, leukemia, TB, asthma, diabetes, AIDS, greater dengue, greater arthritis, panghihina, panlulupay-pahay, cast out in Jesus' name. Maging ang COVID-19, Delta variant, Lambda variant, mga virus na naglipala sa libutan ito, tuluyan mo na pong tunawin sa iyong mga pangyari ang pangalan ng Jesus. Hallelujah! Hallelujah! Malapang ng mga nasa katalamatian, malapang na alawin mo sila, malapang bigyan mo sila ng kalagasan. Hallelujah! Mga nanghihina, lulupay-pahay, ang mga nawawala ng pananampalataya, ibalik mo ang kanilang pananampalataya, walang 100%. Ang kanilang mga dalangin, prayer request mo, kung request, bigyan mo ng katugunan. Ang mga nais magpagamit sa manalagawan, igrant mo po ang kanilang mga panalangin. Ikaw gumawa ng paraan. At tawagin mo po ang maraming tao pa maglingkod sa'yo. At tumawag ka ng maraming kaluluwa. Madalas yung manalabanan, malabago ka babalik. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Sa mga may bawas yung manalagawan, alisin mo mga adlang pagpalain mo sa materyal, sa pinsyal, sa pisikal. Higit sa spiritual na pagpapahalang yung mga anak. Lukuban mo kami ng yung dakilang kapangyarihan. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, be blessed in Jesus' name. Problems, misal, poverty, vices, began in the mighty name of Jesus. Lahat magsabi ng I love you, Jesus. I love you, Jesus. I love you, Jesus. Jesus. Palapakan po natin ang ating mga Panginoon.
Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tayo po mga minamahal ay magtaas ang ating mga kamay. Tatlong beses tayong tatalon. Wala pong magbibiro mula sa ating mga puso. Ng pagpapasalamat sa mahal na Panginoon. Buong kagalakan, kasiyahan, with power and authority, tayo tumalon. Hallelujah. Ng ating buong kalakasan. Isigaw natin. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat bang sabi ng praise the Lord. Praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Praise God. Tayo po ay pagpapatuloy sa ating pong banal na gawain. Mga minamahal, patuloy po ang ating banal na gawain. Mga minamahal, Merkoles, Benes at Linggo. Tingnan po ng Merkoles, alas 12 po ng tanghaling, alas 4 po ng hapon. Friday, ating overnight prayer, alas 10 ng gabi hanggang alas 4 po ng madaling araw ng Sabado. At every Sunday po, ating gawain, alas 10 po ng umaga hanggang alas 4 po or alas 5 po ng hapon, natatapos ating pong banal na gawain, mga minamahal. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon at patuloy po ang ating pong banal na gawain, mga minamahal, sa ating pag-aayos ng ating bahay-sambahan, mag sa ating instrumentalist area, mga minamahal, sa ating pong stage, ay ating pong inindalangin sa malapanginoon ay provide na malapanginoon ang ating pangailangan, mga minamahal, upang ito pong ating instrumentalist area ay malagyan po ng salamin at makulub, mga minamahal, para yung sounds po natin ma-minimize po, mga minamahal, lalo din yung masyadong malakas, mga minamahal, yung ating sound, lalo na mga minamahal, ito pong nalapit po nating church anniversary this coming October, mga minamahal, at walang ibang gagamitin kundi tayo po na mga pinagpapala ng ating mahal na Panginoon. Kaya wag po natin kalimutan ang sumuporta sa banal na gawain ng malapangang Luzon besides Mindanao, especially po sa main church, sapagkat nandiyan ang sentro ng panalangin ng malapastor, mag-isa lugar po natin dito sa Bangar, mga minamahal, at ipong sinisikap, mga minamahal, at hindi nga po tayo kagad makapag-umpisa sa mga minsan pagkat yung ating pong inandalangin sa malapanginoon na pinansyal ay inandalangin po natin sa malapanginoon na i-provide ng ating malapanginoon upang ating pong may saayos, mga minamahal, yung mga dapat ayusin po sa ating bahay, simbahan at pagpalain tayo ng malapanginoon. Amen? Everybody say praise the Lord! At yung ating pong Jesus Miracle Hour, sharing the word and sharing the love of God every night po yan, Mondays to Sundays, mga minamahal, from 9 p.m. to 11 p.m. po ang ating pong Jesus Miracle Hour, sharing the word and sharing the love of God. Palapakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya tayo po ay magpatuloy sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Yung ating mga kapatid na patuloy po natin nakakasama sa ating live streaming, pagpalain po kayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yung ating pong Facebook account and Facebook page, YouTube account, JMCIM Bangar La Union. Kaya po mag-comment, i-like po niyo at inyong i-share, mga minamahal, lalo po sa Facebook niyo, i-share po niyo, mga minamahal, para po mapaabot natin sa ating mga kababayan ang dakilang pag-ibig ng mahal na Panginoon. Sa pamagitan po ng ating pag-share, makapaglapit po tayo ng kaluluwa sa banal na harapan, sa banal na paanan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan natin ang mahal na Panginoon, purihin natin dakilang Diyos, tayo po ay manalangin. Hallelujah, God, para sa ating po, hallelujah, banal na gawain. Hallelujah, God. Nagkilat pa pagpala namin ang mga Diyos, ang banal na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalang pinakamamahal na Panginoon, maraming salamat po, mahal na Panginoon, sa bawat tugtunay, malagawain, pinagpalat ng isan. Malapang salamat po, mahal na Panginoon, sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan, sa mga banal na sita namin na pag-aralan. Malapang salamat sa kabuspusan ng yung banal na matamis na presensya, mahal na Panginoon. Salamat, mahal sa mga kapatid na patuloy po na amin nakakasama sa live streaming, sa yung banal na gawain, sa alo ni lugar na ito, mahal na Panginoon. Mahal na Panginoon, sa aming pasamantalang pagtatapos, pag-iwalay, kung paano po iningatan yung mga anak, maging aming mga nanonood sa live, mahal na Panginoon, pagpalaan mo sila, mahal na Panginoon, maging pangailangan ng banal na iglesia, banal na gawain sa lugar na ito, i-provide mo po, kung ipuin mo po ang iyong mga anak na sila tumulong, sumuporta sa banal na gawain. Pagpalaan mo kami, mahal na Panginoon, bigkisin mo kami ng dakilang mong pag-ibig. Mula ngayon hanggang sa iyong pagbabalik, mahal na Panginoon, muli mo kaming idako sa iyong banal na gawain, aming mga live streaming na nanonood, mahal na Panginoon, pagpalaan mo sila, mahal na Panginoon, sa mga susunod na araw banal na gawain, sila po'y aming patuloy na makasama. Pagpalain mo po ang iyong mga anak. Bigkisin mo kami na kinamang pag-ibig. Mahal na Panginoon, sa unang paglulot, panalangin yung banal na propeta, aming minamahal, ginigala, mahal na pastor. Sa pangalan ng Jesus, we pray in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin natin, mahal na Panginoon. We love you so much in the Lord, but our dear Jesus loves us more and more. God bless you po. Praise the Lord. Hallelujah.